I had a cousin who disappeared for 6 hours. Hindi namin mahanap. Entire house was looking for that cousin. And I went behind the sofa. Lumingaw ako sa window to see kung nandun siya. Pero may mga tao na sa labas. Nakikita ko yung tao, hinahanap siya. Tapos nag-decide ako na umupo muna sandali. Ikot ko, nandun siya. Pass there, wala siya. Tapos biglang nandun siya, umiyak siya. Kasi parang pinaglalaroan daw siya at sinasaktan daw siya ng ugly man with beard. Sabi ni Senyora, kasi maraming mga kababalaghan kaming nararamdaman. Mag-insinso ka, Alice. So nag-insinso ako. Yun yung pang 7 araw ko ng insinso. Siyempre natatakot po ako. Tumatayo na po yung balahibo ko. Yun yung experience ko na hinabol kami ng 3 yabang malaki. Parang mabigat na paa. Nagsisiyar ako. May pinikturan ako. Pagdating ko ng kwarto, pinupin ko yung image ng cellphone ko. Doon ko na nakita yung picture na kakaiba. Babae mukha, tapos mataas ang buhok, saka kamay yung nakita ko. Nakilalabutan ako. One evening, pag-crawl ko sa bed, kasi yung bed is it's dark eh. So I have to make kapa. Pagdating ko sa pillow ko, may nakatayo din ang daughter ko. I said, "Oh, Luthien, what are you doing here?" And then biglang I heard Luthien with my ex-wife on her side of the bed. So, sabi ko, "Who's that with you?" I asked her, "Who's that with you? Si Luthien ba yan?" Sabi niya, "Oh, bakit?" Sabi ko, "Sino ito?" Sabi ko. And then hawak-hawak ko pa siya. Yung buhok is covering the entire front of the face. So I had to put my hand underneath the hair. And then yan, na-feel ko yung mata, na-feel ko yung ilong, yung finger ko napasok pa sa ilong. Nagbe-breathe siya. Happened to me to several visitors who had to use a CR or had to take a shower, na biglang may parang may magbo-blow sa ears nila tsaka magsha-shout ng humming sound. Pumunta ako sa CR. Pagka buko ko talaga, nakita ko agad yung bata. Tumakbo agad ako sa dad ko. Pagbalik ko, nung tinawag ko na siya, wala na.